Hello guys, dahil sa epekto ng bagyong Odit, wala tayong kuryente dito. So may radyo dito na ipapagawa. Dahil sabi nila makinig daw sila ng balita kung ano ng status ng panahon. Sabi naman ng may-ari dito ay may bago ng baterya sila na binili, inilagay dito. O wala siyang power . Yan ang tingnan natin sa loob kung ano ang na putol na wire. So buksan natin to. So na siya, nakabukas na. So ang gagawin natin dito ay tingnan natin dito sa may wiring niya sa battery kung saan dito ang may connection. Dito siguro dumaan ito ng diode, itong diode na to ng dalawa, yung diode na yan. Susukatin natin dito kung saan ang may supply. Kung nakarating ba dito sa may kabilang terminal ang supply. Okay. Alam naman ay ari dito na wala tayong kuryente. So, ang gagawin natin dito, itali lang natin dito sa may terminal. Yung mga wire dito, yan ang natin, babalatan natin yung wire dito na sa sa positive supply ng battery. I-connect natin dito sa ito, dito sa terminal na to. Kahit dito lang ito nga wire na to, may makita natin na ang gitna na wire ito ay positive supply. Dahil dito makita natin dito na positive supply, tumakbo dito sa may capacitor na positive, saka sa kabila naman at dumaan dito sa may regulator. Yan. Yan ang babalatan lang natin tong nasa gitna na wire ay positive na supply niya sa battery para ma-direct na siya, dahil dito hindi siya nakatawid ang supply dito sa may diode. Hanggang dito lang ang supply. Kaya yan ang ida-direct natin. Okay. Itong itim na guys ay ito ang negative supply ng battery, sa taka dito sa pula ay positive. Yan ang direct ng battery. Supply nito ay nasa 9 volts. Yan oh. Yan oh. Tingnan nyo sa tester, 9 volts. Yan. Saka dito, positive at negative na sa polarity ng battery. So, gagawin natin dito ay i-direct natin to na supply ng battery. Dahil naputol ang nito sa green connection ng battery. Kaya nilagyan natin ng wire dito. Itong wire na to ay yung puti ay kabit natin sa may positive na supply. Yan. Makita naman natin sa tester na tumakbo siya. Nagmo-move. Dahil ako lang mag-isa, nahirapan ako maghawak ng test rod. Yan ang supply niya. Yan. Kaya ito. Ang negative naman ay nakakabit naman dito sa may board. Kita natin ang board na yan. Kita natin ang board na yan. Oh. Yan ay negative. Negative ng battery. At saka, yung sa gitna ay yan ang positive. Yan. Nasa gitna. Kita dito sa terminal. Ang gagawin natin dito, itong puti lang at ang i-direct natin dito sa may wire ng papasok dito sa circuit amplifier na circuit dito. Diyan natin i-direct ng battery para tumunog siya. Dahil dito sa may diode ay hindi nakatawid ang kuryente dito. Hanggang sa dito lang sa may sa negative ng diode. Pagtawid na dito,
dyan, pagtawid na dyan ay hindi na nakatawid ang supply. Kaya ang gagawin natin dito ay ida-direct natin kabit dito sa may terminal ng ano, plug, papasok dito sa terminal. So dito natin ilagay yan. Binalatan ko na yan, ah, yung wire yan. Positive supply ng galing sa battery. Oh, yan natin ikabit ang ito puti. Itong puti na to ay galing sa positive ng battery. Yan. Hindi na natin to hinilang kasi wala tayong kuryente dito. Buong Bohol ay walang kuryente dahil sa epekto ng bagyong Odit. Ginawaan natin ng video to kasi wala naman tayong ibang ano, kay kasi dito sa Bohol walang kuryente, wala tayong magagawa na mga appliances. Halos tambak dito ang mga sira na hindi natin nagagawa dahil sa kawalan ng kuryente. Wala rin tayong generator na magagamit. So hintayan na lang natin kung kailan ang kuryente babalik. Saka natin to ayusin yung mga sira dito ng tambak. Gitna, ayan. Ayan, gitna. Pasok dito sa kapasitor. Ayan, direct natin dito sa kapasitor, saka sa switch. Dito rin sa kabila ng kapasitor ay supply din dito sa ito, papasok ng regulator. Ayan ang supply ng 9 volts. Dahil sa kawalan ng kuryente, ang may-ari nito ay magtitiis na lang siya ng battery hanggang babalik ang kuryente natin. Dahil namimilit ang may-ari nito na kahit lang daw makarinig lang siya ng mga update sa mga Bohol, ano ng mga balita. Ayan ang ano niya, gusto niya. Kaya kahit hindi natin to hininang, kaya wala tayong makabit na iron, soldering iron, ay tali na lang natin dito para lang sila ay makakinig ng mga update sa Bohol, kung ano ng update sa Bohol. Okay. Itong antena na to ay naputol. So, itali rin natin dito sa may antena dito. Itali na lang natin dyan. For temporary lang to. Kasi wala tayong panghinang sa kawalan ng kuryente.
Mayroon na siyang power at may tunog na rin. Okay na to. Ito lang naman ang video natin na magagawa. Yan, ngayon nga wala tayong kuryente dahil sa epekto ng audit. Siguro makabalik ang kuryente nito mga February. So mayroon pa tayong isang buwan na magpaghihintay pagtitiis ng walang kuryente. Kaya ang video na to ay kahit wala tayong kuryente ay mayroon tayong natulungan na tao. Kahit ganito lang ang ginagawa natin, mayroon tayong napasaya at natulungan na makakinig na siya ng update sa Bohol, kung ano na update sa Bohol, mga balita. Okay? Salamat sa inyong pagpanood at pagkikinig. Huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell para po ma-update po kayo sa mayroon pa tayong mga video. So ang video natin na magagawa ngayon ay siguro hindi tungkol sa pag-ayos ng mga appliances. So may iba tayong video na gagawin na hindi tungkol sa electronics at paggagawa, pagre-repair. So maggawa tayo ng video na iba, yung siguro mga update sa ano, sa lugar o Bohol. Okay, maraming salamat sa inyo.